bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mga bata. Alright, everybody, hands together. Close our eyes and let's bow our head. Kuya Grant, can you please lead our prayer, opening prayer? Hands together. Close your eyes, grade 2. Nakalimutan ka na po. Go, Kuya Grant. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, the homeless love who meets me here. Every this day, at my side, the lightning light, the ruling God. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Kuya Grant. All right, so again, good afternoon. Like and subscribe. Good afternoon. Oh, good. Sabihin niyo naman sa classmates niyo, good afternoon, classmates. Good afternoon, classmates. Okay, good afternoon din po. Okay, so let's start po for our lesson. So ngayon po ay pag-aaralan natin ang edukasyon sa pagpapakatao at MAPE. Okay, so simulan natin ang ating aralin 1. Sa ESP, ang aking mga kakayahan. Okay, so ngayon po ay grade edukasyon sa pagpapakatao 2. Okay, naisasakilos ang sariling kakayahan sa iba't ibang pamaraan tulad ng pag-awit, pagguhit, pagsayaw, pakipagtalastasan at iba pa. Anong talento ang merong ka na at kana at anong talento ang gusto mong matutunan pa. Okay. So, anong talent na meron na po kayo at mga talent na gusto nyo pang matutunan? Okay. O, makinig po dito. Eyes on me. Dito po. Yung mata kay teacher. Okay. So, para po sa memory verse, Matthew 25:15, ito po ay kakabisaduhin, ere-recite, bibidyuhan ni mami, isi-send kay teacher. Okay? Clear? Clear. All right, sige. Sabi po sa Matthew 25 verse 15, to one he gave 5 talents. To another, to one he gave 5 talents. To another, 2 and to another, one each according to his own ability. And he went on his journey. So Matthew chapter 25 verse 15. So ito po yung kakabisaduhin. At i-videohan kayo, isi-send kay teacher. Ano po, Ate Dana? May question? Teacher Melanie, isi-send po ba kay mami yung memory verse? Yes po, isi-send ko po sa GC natin. Sa GC, yung may pangalan na teacher Melanie. Okay, doon nyo po kukuhain and then ikakabisado. Okay, so magpatuloy po tayo. Dapat ipakita ang sariling kakayahan sa pamamagitan ng pag-awit. Okay. Ang balita ko, may mga magagaling dito umawit. Okay. May mga magagaling kumanta. Magaling makikipagtalastasan o pakipagtalastasan. Pag-awit at pagtugtog ng instrumento. Sino dito marunong mag-gitara? Tignan mo, si SpongeBob SquarePants. Yes. SpongeBob
Sino pong magaling maggitara o marunong maggitara sa inyo? Wala. Okay, magpiano. I don't know. Ukulele. Sinong magaling tumugtog ng ukulele? Magdrums. Magdrums. May marunong? Ayun, si 3D. Okay. So, yun yung talent po yun, no? Isa yun sa mga talent. Okay. So, alam natin ang sariling kakayahan. Okay. So, alam niyo po ba mga bata kayo po? Melanie, talent ko po, kumanta. Yan, very good. May talent si Ate Nana, ang pagkanta. Okay, kung kayo ay may sariling kakayahan tulad ng pag-arte, o di ba, magaling kayo umarte. Kunwari, hindi naman masakit ang ngipin. O gustong maging arte-arte para, kunwari, mabigyan ni mami ng gusto. Okay? So, joke lang yon. Example lang po. O, alimbawa, nag-umaarte kayo kasi gusto nyong sumama. Okay? So, pag-arte yon. Okay? Higit sa lahat, pagsusulat. O, yan, may mga magagaling magsulat po dyan sa inyo. Ako paggawa ng gawaing bahay. Kaya nyo ba to gawin yung katulad ng ginagawa ni SpongeBob? Oh, ang dami niyang kawai. It's going really crazy. Ay, niya, nag-iis na windows. Okay? Yung isa, naglalaban. At ito, alam na lang ako pag-drawing. Yes, pag-drawing. Yun yung ano ni Kuya Grant, kakayahan ni Kuya Grant. Ano po yung kakayahan ko? Magaling po ako sa mga arts. Sa mga arts, okay, that's good. That's very good. Okay, naniniwala si Tisha na isa o lahat kayo ay may talento at kakayahan. Okay, katulad ng pagkuha ng magandang larawan, pagtugtog, pag-awit. Ayan, ayan yung drawing ni Kuya, ni Ate Dana. Okay? Paghulma, arts din po yan. Pagbuo ng rubrics. Pangingisda. Okay? Pagsakay sa kabayo o pag-aalaga. Pagluluto. May mahusay ba sa inyo magluto? O mahilig or gustong magluto? Ayun si Ate Dana. And mahilig sa mga bagay-bagay sa paligid, no? At okay, that is a talent. Talent po yan mga bata and kakayahan. Okay, meron po akong ikukwento tungkol sa The Parable of the Talents. Meron po sa Bible na may tatlong lalaki na pinagkatiwalaan ng kanilang amo o kaya ng kanilang master. O pinagkatiwalaan sila sa Bible po. Sila ay katulong or servant. Pinagkatiwalaan sila ng kanilang master upang paramihin yung pera. Okay? So, mama, ipapanood ko sa inyo. The Parable of the Talents. Alright. There was a wealthy man preparing to leave on a long journey. He gathered his servants together and gave careful instruction. Okay, let's watch this. Once there was a wealthy man preparing to leave on a long journey. He gathered his servants together and gave careful instructions on what to do while he was away. I will be leaving you shortly and may not return for quite some time, he explained to them. I am putting you in charge of my wealth so that my estate will continue to prosper even while I am away. So the master divided his wealth among his servants based on each one's ability to manage it. The first servant was given 5 talents. Each talent was equal to thousands of dollars. This servant took the sum of money given to him and he immediately went to work, using what he was given to make more money. He knew this would please the master. His efforts produced 5 more talents. The second servant was given 2 talents.
Not as much as was given the first servant, but still a great deal of money. This servant took what was given to him and, like the first servant, dutifully invested it to make more money. He too knew this would please the master. His efforts produced two more talents. The third servant was given one talent, less than the other servants, but still a good amount of money. This servant failed to see the value in the opportunity that the master had given him, and fearing any risk to it, promptly went out and dug a hole and buried it in the ground. Many days, weeks, and months passed, and finally the master returned. Eager to find out the condition of his property and wealth, he called his servants together to hear what they had done with what he had given them to manage. Each servant approached the master to give their report. The first two servants proudly showed their master that they had doubled what he had given them. The master smiled. "Well done, my good and faithful servants. You have been faithful with a few things. I will now put you in charge of many things." He added, "Come and let us celebrate." Then the last servant, who had been trusted with one talent, approached the master and accused him, saying, "You are a hard man to please, so in fear of you, I buried the money you gave me into the ground. Here is the one talent that belongs to you." The master was furious. "You wicked and lazy servant," he said. "I gave you an amount of property I knew you would be able to manage, but you did nothing with it. At least you could have put it in the bank to earn a small amount of interest. Now, you will lose your talent to the servant who gained five." With that, the master took the only talent the servant had and cast him out of his household forever. All right. Okay, so napanood natin na yung tungkol sa tatlong servant. When we say servant, mga ano niya po yun, ha? Mga katulong. Okay, may mayaman na tao na may katulong na tatlo. Tatlong lalaki yung katulong niya. Okay, yung first one po, binigyan niya ng five coins. Ibig sabihin, lima, five talents. Ibig sabihin, yung pera, lima. Limang pera po yung binigay sa kanya, pinagkatiwala. Sabi kasi ng rich man, "Okay, bibigyan kita, first servant, bibigyan kita ng five coins. O sabi nating coins. Five coins of yung pera nga po. Okay, so ipagkakatiwala ko yan sa'yo. The second servant, binigyan niya ng dalawa. Okay, two talents. O binigyan niya ng dalawang coins. Okay, ikaw na bahala dyan. O kasi magbabakasyon po yung mayaman. Yung third servant, binigyan niya ng isang coin. Okay, ang first servant na binigyan ng limang coins, ang ginawa niya po, ginawa niyang pinuhunan niya. Bumili siya ng mga isda, tapos ipinagbibenta niya. So dumami ang 5 coins niya. Laging 10, dumoble po. So naging 10 dumami kahit hindi niya pera, pero ginamit niya for business. Yung pangalawang servant, ang ginawa ng pangalawang servant, nag-invest siya. Ininvest niya sa isang company. Halimbawa, dumami, naging doble. So, naging 4 coins na meron siya. Doble kasi 2 eh. Yung last servant o yung third servant, ang ginawa niya, "Naku, ililibing ko na lang to, baka kasi mawala at malugi kapag ininvest ko, o kaya kapag pinuhunan ko sa negosyo, malugi ako, wala akong hanapin ng master ko, wala akong maibalik sa kanya." Kaya ang ginawa niya, nilibing niya sa lupa. Sa tingin nyo ba, kapag nilibing sa lupa ang pera, dadami yon? Sa tingin nyo po, grade 2, hindi po. Okay. Yung ginawa ni servant 1 at servant 2, dumami ba yung pera nila? Yes, dumami kasi nagnegosyo si servant 1, nag-invest si servant 2, si servant 3, piso pa rin po or 1 coin kasi nilibing niya lang. Okay, the question, sagutan natin,
tungkol saan ang parabolang pinanood? Tungkol saan po yung parable na pinanood natin? Yes? Yung mga talents. Ano po? Talents. Talents. Yes, very good. The parable of the talents. Kanino natuwa ang Panginoong may lupa? Kanino siya natuwa? Servant 1, servant 2, servant 3. Servant 3. Servant 2. Very good. Servant 2. Yes, correct. The servant 1 and servant 2. Doon siya natuwa, 'di ba? Sabi niya nga, "Halika at tayo ay mag-celebrate," 'di ba? Pinapasok niya pa sa loob ng bahay at nag-celebrate pa sila. Nagdiwang sila dahil napagkatiwalaan niya yung servant 2 and servant 3. Okay, ano ang ikinagalit ng Panginoong may lupa? Bakit kaya siya nagalit? Kasi sa servant 1. Kasi po si servant 1 ay ano po, Kuya Terdy? Tama? Nilibing po yung coins lang. Nilibing niya lang yung coins. Correct. Hindi siya hindi siya mapagkatiwalaan. Nilibing hindi niya lang. Akala niya po, dadami po yung pera niya. Yes, hindi niya inakala yon. Ang inisip niya, nako, itago ko na lang to, baka kasi malugi ako, wala akong maibalik, hanapin sa akin ng master ko. Hindi na, wala akong maipakita sa kanya, kaya itatago ko na lang to para walang makakuha sa akin at hindi ko magastos. Kaya yon, tinago niya. Ilang barya ang ibinigay sa lingkod na hindi lumago? Ilang barya po? Isa lang. Yes, correct. Isa. Tama po. One coin lang ang ibinigay niya. Okay? Bakit hindi lumago ang barya na ibinigay ng sa pangatlong lingkod? Sabi niyo nga po kanina kasi ito ay kanyang inilibing. Nilibing niya lang po. Nilagay niya sa ilalim ng lupa. Ano ang connection ng parabola sa talento? Ano po yung connection nung pinanood natin dun sa talent? Anong connect? Talent. Yes po, Kuya Terdy? Anong connect dun sa talent natin? Or sa talent na sa talent ng mga tao na yon at yung sa talent natin or talento ng bawat isa at saka dun sa parabola? Talent. Okay, talent. Opo, tama nga naman sa talent, di ba? Ang connect po doon, mga bata, makinig. Ang connection po noon sa talento natin, kung meron tayong talento sa pagsayaw, sa pagkanta, sa paglikha ng tula, sa pagdo-drawing, sa pag-awit, sa pag at marami pang iba. Kung meron tayong mga talento na ganun, dapat po nating pagyamanin. Pag sinabing pagyamanin, pag-practice tayo na mag-practice para lalong maging maayos o lalong maging magaling tayo sa talento na meron tayo. Or gamitin natin yung talent natin para umapasaya yung ibang tao. Okay? Upang mapasaya natin yung sarili natin, yung mga magulang natin. Okay, so yun po yung ibig sabihin sa sa talento o connection ng parabola. Ibig sabihin, ingatan po natin, ingatan, pagyamanin, palaguin, paglinangin ang ating talento. Yun yung connection. Okay, so ano ang kakayahang taglay na ibigay ng Diyos sa bawat isa ay dapat lang na ipakita at pagyamanin. Okay, kung ano man yung mga talento na meron po kayo, halimbawa kay Kuya Lance, o sabi ng mami ni Kuya Lance, gustong-gusto ni Lance na nung nagbe-bake tayo, yung nag-cooking tayo, ayan, so gustong-gusto ni Lance na mag
cooking, o di ba? So pagyamanin po 'yon mga bata kasi po importante 'yon at mahalaga, no? Na ipakita natin yung talento na meron tayo na ibinigay o ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay, thank you, Grant, sa pagdo-drawing. O, di ba? Magaling siya mag-drawing. So, dapat po pagyamanin, i-practice na i-practice para po mas lalong gumaling. Mas pag-paint. Yes, sa pag-paint din po pala. O, magaling si Kuya Grant. So, ganun po. O, halimbawa, ako po? Yes, Kuya Terdy? Ano ang talento mo, Kuya Terdy? Drawing po. Sa pagdo-drawing din. O, same sila ni Kuya Grant. Yes po, lahat tayo. May iba na magkakaiba ng talento. May iba naman na magkakaparehas. Kaya kung papansin ninyo, maraming mga Pilipino ang gagaling kumanta. Diba? Yung talento nila. Maraming Pilipino ang magagaling sumayaw. So, kilala po ang Pilipinas sa mga mahuhusay umawit. Okay. At sa marami mga Pilipino mahusay umawit at sumayaw. Yes, Ate Dana? Talent ko po yung kumanta. Okay, yung talent ni Ate Dana ay kumanta. O, pagyamanin at linangin, Ate Dana. Okay, para sa paglaki, sumali sa tawag ng tanghalan. Okay? O kaya kung ano man yung contest, singing contest na yan. Okay. Go, let's go! Yes, yes po. O, tawag ng tanghalan, sumali ka, Ate Dana, ha? Okay. O, si Kuya Miguel, ano ang talent mo, Kuya Miguel? Ano ang talent ni Kuya Miguel? Ano po? Dance. Ano po, Kuya? Dance. Mahina po, hindi masyado marinig ni teacher. Ano po? Dance po. Pag-dance, okay. Yes po. Yes, totoo yon. Si Miguel ay mahilig sumayaw. Okay? Kasi kinder student po ni teacher si Miguel. Okay? So, dati po yun, no, sa phase 2. Mahilig siyang sumayaw. Gustong-gusto niyang sumayaw at nangunguna sa harapan. Okay? So, yan yung talent ni Miguel. How about Kuya Lance? Kuya Lance, ano yung talent mo po, Kuya Lance? Po? Drum. Drum. Pag the drums? Ata. Okay, very good. So, dapat po ipakita yung galing, no, sa pag the drums. Very good, ah. So, practice lang ng practice. Opo. Tama. Mag-practice lang po ng mag-practice para maging mahusay. Magal. O maging magaling sa pag-the-drums. How about Kuya Liam? Kuya Liam, ano po ang talent ni Kuya Liam? Drawing. Drawing. Okay. Si 3D, si Liam and Grant ay talent nila ang pag-the-drawing. Okay. And kay Grant, meron lang kasamang pag-paint. Okay, very good. So, practicein niyo po ng practicein yung talento na meron kayong mga bata. At one day, ipakita niyo sa maraming tao yung husay niyo sa mga talento na meron kayo. Okay, next. Oh, show what you got. So, tingnan natin po ha. Meron tayong activity. Pakisulat sa papel ang pangalan. Buong pangalan po. At mag-a-activity pa tayo. Oops, schedule. Bakit nandiyan ang schedule? Alright, wait lang po. Tapos na po ako. Okay, dito muna tayo. Okay, so dito muna po tayo sa pinakalast. Ang mga bata, ano po yung natutunan nyo doon sa kwento o sa itinuro ni teacher tungkol sa
the parable of the talents. Ano yung natutunan niyo po doon? O yung sa diniscuss ni teacher. O isulat po dito. Isulat. O wag na po lagyan ng ano. Wag na muna lagyan ng pangalan. Dito po isulat niyo sa task. Ano ang natutunan niyo doon sa lesson po natin tungkol sa the parable of the talents o yung mga talento. Yes po. Isulat po, isulat. In a sentence. O, pa-sentence po siya. Pag sinabing sentence mga bata, okay, pag sinabing pag sinabi pong sentence, isang pangungusap. Okay, ang aking pong natutunan ay ganon. Ako po, ang aking pong natutunan ay ano po natutunan, teacher? Ano po yung natutunan mo po doon sa binanggit ni teacher tungkol sa talento? Yung tungkol sa talento po, ano yung natutunan mo? Natutunan ko po, ang aking natutunan ay dapat ano? O, ano po yung natutunan mo? Nandiyan na ba daw? Pero alam ko nakausap na. Tinan mo. Okay. Tapos na. Ah, sorry. Hindi pa pala. Sorry. Ay, sorry. Bakit attendance? Ano ang ating natutunan? Teacher, done. Alright, sige po. Teacher, done. Okay, very good. Let's wait for the others. Wait lang, hindi pa po tapos. Kapag tapos na sa reflection, ano lang po, isang pangungusap lang po. Halimbawa po, ang aking natutunan sa araling ito ay tungkol sa talento, na dapat ang talento, ganito, ganyan, ayan. So ano po yung kadugtong? Okay, balik lang po tayo ha, kasi mag-e-end na po yung Zoom natin.